Ang inyong mga nyugba ay walang bunga? At nag-iisip ka kung paano ito pabungahin katulad nito? Well, isa lang solusyon dyan ka-farmer. Lagyan natin ng fertilizer. Maswerte na nabigyan yung nanay ko ng fertilizer para sa mga niyog. Ito ay 7 piraso o 7 sako ng fertilizer. Kaya sa video na to ay tuturo ko sa inyo ang 5 step kung paano maglagay ng fertilizer sa ating niyog. Kung interesado ka dahil isa ka rin sa nakatanggap mula sa Department of Agriculture, tara, panoorin mo ang video na to. Kaya kung bago ka sa akin channel, huwag mo kalimutang mag-like at kung gusto mo ng ating mga video, mag-subscribe ka na rin for more videos. Sa pagsisimula, upang maging marami ang bunga ng ating mga niyog, ang step 1 na gagawin natin ay ang paglilinis ng mga paikot nito. Ang mga sukal kasi sa paikot ng mga niyog ay tumutulong din sa pag-consume ng mga nutrients. Kaya dapat, linisin muna natin ang paikot. Kapag nalinisan na natin ang ating mga niyog, katulad nito, ay siguradong mas madali na lang ang paglalagay natin ng fertilizer. Kaya ang susunod na step ay ang paghuhukay sa paikot nito. Ito, pansin nyo ko parang marami na siyang bunga. Pero ang isa na yan ay kukunti o halos walang bunga. Kaya susubukan natin dito. Ang layo mula dito sa kanyang puno ay 1.5 meters. Ang ating basihan ay ito ay base na rin sa itinuro sa atin ng Department of Agriculture. 1.5 meters paikot ay huhukayan natin. Sa paghuhukay, pwede kayong gumamit ng katulad nito, asarol, pwede ring pala at iba pa para mas mabilis na mahukay ang paikot. O pwede namang butasan lang ito katulad ng sinasabi ng mga taga Department of Agriculture at doon nyo lang ibubuhos. Ibig sabihin, bubutas lang kayo dito, paikot. Pero ang gagawin natin ngayon ay hukayan natin paikot para tuloy-tuloy yung paikot ng buhos natin. Mapapansinin natin dito yung mga ugat nila na napuputol. At yan, sa ilang minuto lang ay tapos na nating hukayan paikot. Yung lalim ay tama lang na hindi makalabas yung fertilizer dahil yung fertilizer ay volatile, sumisingaw. So, sakto lang na matabunan siya. Paikot. Okay, step 3. Step 3 na gagawin natin pagkatapos nito ay ang pagsusukat na ng fertilizer. Ito ang dalawang klase ng abono na binigay ng DA. Ito yung isa ay Amigo Planters na ammonium sulfate. Tatlong sako yan siya. Tapos ito naman yung isa. Yung Amigo Planters din na KCL. Yan. Yan. So yung dalawa na yan, yung kanilang ratio. Ito yung ammonium sulfate ay 1 kilo kalahati yung timbang niya. At yung ratio naman dito ay yung KCL na to ay 2 kilo. Magtitimbang tayo ng 1 kilo at kalahati dito at 2 kilo dito. So makatwid, 3 kilo at kalahati sa isang puno ng niyog. So timbang na tayo. Ayan, nakatimbang na tayo ng 1 kalahating kilo na ammonium sulfate. Lagay natin dito sa lagyan. At mamaya haluin natin. At nakapagtimbang na rin tayo ng KCL na 2 kilo. Mimix natin dito sa loob ng balde. Kanyang magiging itsura. Yung mga malalaki na mga buo-buo, kailangan natin pinuhin upang maghiwa-hiwalay. Yan. Tapos ito ilalagay na natin paikot. Sigurado lang natin yung ganyang karami, yung 3 kalahating kilo, ay mapaikot natin. Punta doon. Kunting kaalaman lang mga farmer, ang combination ng potassium chloride o KCl at ammonium sulfate sa pagbibigay ng pataba para sa niyog ay maaaring magdulot ng positibong epekto sa tanim. Ang potassium chloride ay magbibigay ng potassium habang ang ammonium sulfate naman ay mag-aambag ng nitrogen at sulfur. Ang unang kontribusyon ng potassium, ito ay mahalaga para sa paglago ng niyog lalo na sa proseso ng pagbubunga. Ito ay makakatulong sa pagbuo ng matibay na mga bunga at magbibigay ng suporta sa pangkalahatang kalusugan ng tanim.
Ang nitrogen naman ay isa sa pangunahing elemento para sa paglago ng dahon at pagbuo ng mga bagong bahagi ng halaman. Ang ammonium sulfate ay naglalaman ng nitrogen na maging kapakipakinabang sa pagpapalakas ng mga bahagi ng halaman na nangailangan ng mabilis na paglago. At ang sulfur naman ay isa pang mahalagang elemento na makakatulong sa mga metabolic process ng halaman. Ito ay bahagi ng amino acids, protina, at iba pang mga mahalagang molecules na kailangan ng halaman para sa pagunlad. Subalit, mahalaga na ang paghahalo o ang tamang pag-aaral ng pangangailangan ng lupa at ng tanim upang maiwasan ang posibleng epekto ng sobra-sobra o kulang na pataba. Ang matinding dami ng ammonium sulfate ay maaaring magdulot ng acidic na kondisyon sa lupa, kaya ang tamang balanse ng mga elemento na ito at ang dosis nito ay mahalaga para sa maayos na paglago ng ating niyog. So yan, sakto lang. Napaikot natin lahat. So tatabunan natin yan. Pagkatapos yan, didiligan na natin ng tubig. Tatabunan lang natin ito. Yan. Para hindi siya sisingaw. At dahil naglagay tayo nito ng taginit, ibig sabihin, didiligan natin ito ng tubig. Para matunaw. Pero kung tagulan, kahit hindi na diligan ng tubig. At yan ka-farmer, yung last step natin, yung pagdidilig natin. Sa isang puno lang, ay saglit lang. At ulitin pa natin to sa iba pang mga niyog. So kung meron kayo yan, ay makakatulong yan upang mamunga ng marami ang inyong niyog. 6 months to 7 months pagkatapos natin ilagay, makikita na natin kung ano magiging resulta. At bago tayo magtapos ka-farmer, magbibigay lang ako ng 5 dagdag kaalaman. Number 1, ang niyog ay kilala bilang tree of life dahil sa kahalagahan nito sa maraming aspeto ng buhay sa tropiko. Ang bawat bahagi ng niyog mula sa bunga hanggang sa dahon ay may iba't ibang gamit at benepisyo. Pangalawa, ang bilang ng niyog sa buong mundo. Ayon sa datos, Pilipinas ang pangunahing nag-e-export ng niyog sa buong mundo. Ang bansa ay isa sa pinakamalaking produksyon ng niyog na nagpapakita ng kahalagahan nito sa ekonomiya. Kaya napakaraming mga tanim ng niyog dito sa atin sa Pilipinas. Pangatlo, alam nyo ba na ang golden coconut o ang ginintuang niyog ay isang espesyal na uri ng niyog na kilala sa kulay ginto nitong balat? Bagamat ito ay bihirang matagpuan, ito ay hinahangaan dahil sa kakaibang anyo nito at kakaibang kulay. Pang-apat, alam nyo ba na ang niyog ay hindi lang pagkain, kundi ginagamit din ito bilang industrial na pangangailangan? Ang mga produktong tulad ng langis, sabon, tsokolate, at kahit mga material sa construction ay maaaring gawin mula sa iba't ibang bahagi ng niyog. At panglima, ang puti at malinis na bahagi ng niyog, kilala bilang coir o buhok ng niyog, ay ginagamit para sa paggawa ng coir fiber. Ito ay ginagamit sa paggawa ng mga baging, higaan at iba pang mga produktong pang eksteryor. Ang coir ay kilala rin sa kanyang natural na kakayahan na maging repellent sa insekto at fungus. Sana nagustuhan nyo yung ating dagdag na kaalaman. Maraming salamat sa ka-farmer sa inyong panonood sa video na to. I hope na nakatulong ako sa inyo, lalo pa sa mga may mga fertilizer na binigay yung DA pang malagay na ninyo yung fertilizer. Pero mas better kung tag-ulan na kayo maglalagay para hindi na kayo magdidilig. Ang ganyan lang, maraming salamat. Happy farming!